Pilipinas para po sa bansa kasi nation building tayo. Amen. Wala tayong ibang itinatanghal dito kundi ang interes ng ating sariling bansa. Walang ibang layunin kundi ang makabubuti para sa interes ng Pilipinas. Ang paulit-ulit na binigyan diin ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa panibagong episode ng Spotlight nitong Lunes, kaugnay sa dapat isaisip ng mga Pilipino, lalo na ng mga lider ng bansa. Ito'y kasunod sa pahayag ng isang opisyal ng pamahalaan na ang sinumang dumidepensa sa China matapos ang nangyaring komprontasyon sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Philippine vessels ay may tuturing na unpatriotic at traitor. Ngunit ayon kay Pastor Apollo, hindi tamang ganito ang dapat maging pananaw kaugnay sa nasabing usapin. Anya kung siya ang tatanungin, ang China ay isang kaibigan ngunit hindi ibig sabihin ay interes na nito ang pinapanigan. Hindi naman tayo pro-China, friend of China. Yes. But I'm not pro-China, I'm pro-Pilipino. Wow. Yes. Pro-Pilipinas ako. Yes. But friend of China. Yes. Oh. If China initiated friendship with me, who am I to reject it? Silang umuna nakipagkaibigan sa akin. Di ba? Yes. Oh. Matatanda ang kamakailan ay gumamit ng water cannon ang CCG sa Coast Guard ng bansa at dalawang bangka na maghahatid ng supply sa mga sundalong nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Kaya naman muling tumaas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang Ayungin Shoal. Pahayag naman ni Pastor Apollo, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tinawag na gray area ang nasabing lugar. Now, ang ating Pangulong Bongbong Marcos mismo nagsabi na yung Ayungin Shoal na yan ay gray area. Ang ibig sabihin, maraming umaangkin, nagke-claim, claimant lima. Tayo, China, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, hindi lang iisa o dalawa ang claimant, tayong lahat. Nagki-claim. Yes. Kasi overlapping ang ating mga economic zones. Yes. Ani Pastor Apollo, mas mainam na mas tutukan ang teritoryo ng Pilipinas. Kaya disputed waters. Yes. Disputed yan. Wag muna tayong magbarahas na atin yan. Yes. Wala pa yun. Hindi pa yun final. Oh, ngayon, ang final na teritoryo natin, Pilipinas. Yes. Ito talagang maliwanag. Luzon, Visayas, Mindanao. Maliwanag. Kaugnay rito, ayon sa Butihing Pastor, kung totoong makabayan ang mga nasa pamahalaan, bakit nila hinahayaan ang mga kampo ng mga banyaga sa Pilipinas? O kung patriotic tayo, tulad ng sinasabi ninyo, hindi lang pinag-aagawa ng ating teritoryo eh. In-offer pa natin eh. Pinapasok pa natin eh. Pinagawa pa natin sila ng kampo dito sa ating teritoryo eh. Atin ito eh. Ngayon, eto ang siste, mga kaibigan. Teritoryo natin, ibinigay natin, kusang loob, masaya ang puso natin. Patriotic ba tayo? Hindi. Amen. Eh, yung gray area, pinag magkakamatayan na tayo. Kasi inagaw ng iba eh. Oh. Ito, kusang loob, binigay pa natin eh. Oh. Baka in-out sila, tayo hindi. Pero lupa natin. Yes. Oh my God. Hello. Hello. Dagdag pa rito, kinwestiyon din ni Pastor Apollo ang pagiging maingay ng ilang opisyal ng pamahalaan sa ginawa ng CCG. Ngunit tahimik naman kaugnay sa karahasan ng mga komunistang teroristang grupo sa bansa. Oh, pero mga magigiting at magagaling nating mga leader, eh walang sinasabi sa binubuga sa atin ng CPP, NPA, NDF. Pinatay na ang more than 50,000 ng binubuga, hindi tubig, bala. Ah, panununog, gasolina ang binubuga sa mga establishmento natin. At napakarami na ng namatay.
Eh dito wala namang namatay. Naligo lang. Di ba? Ganun lang yun. Samantala, muling ipinunto ni Pastor Apollo ang kanyang pagrespeto sa mga lider na hindi nagpapakatuta sa ibang bansa tulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba ang relationship mo sa kanya? Isang presidente ito, isang presidente. Anong relationship niyo sa kanya? Inututo ka ba niya? Tinuta ka niya? Pag nagpatuta kayo at binoto ko kayo, ibang usapin yun. Hindi ko kayo re-respetuhin. I tell you, kaya malaking respeto ko kay Pangulong Digo. Yes. Bakit? Tumayo siya sa sarili niya. Yes. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News.